Shoutout ko lang po lahat ng nag-renew bilang aswang supporters. Shoutout po kay Ma'am Annabella. Maraming salamat po sa iyo, Ma'am. Shoutout kay Joyce Panis. Maraming salamat sa iyo, Ma'am. Mabuhay. Shoutout kay Ma'am Milagrosa Lok. Salamat po muli, Ma'am. Shoutout kay Bitchy Mix. Ewan ko kung ano mong basa niyan. Shoutout kay Marilyn Malubago. Salamat po sa inyong lima. Napakalaking tulong na po ito. At sa mga tagapakinig ko, sana hindi kayo magsawang makinig hanggat mayroong pandinig. Nanlaki ang mga mata nito nang tumambad sa kanilang harapan ang mga mukha ng tatlo. Labis na kaba at kilabot ang hindi maiwasang maramdaman ng tatlo dahil sa maaari silang kuyugin at pagkaisahan. Ngunit umiba na lamang ng tingin ang mga hanagob at nagpatuloy sa pagtakbo. Sa pagbabakasakaling, mahabol pa nila ang mga bihag. Bumangon ang tatlo sa pagkakadapa at nagpagpag at muling binalik ang mga takip sa mukha. Akala ko, maamoy na nila tayo eh. Baka nakakalimutan mo, damit ng mga hanagob ang suot natin, kung gaano sila kapanghiat, nakakasulasok, ganon din tayo ngayon. Sobrang nakakadiri ka talaga, Karding. Wika ni Maria. Sa bagay, bakit nga naman ako nagsama ng mga babae? Talaga ba, Karding? Di hamak naman na kasing lakas mo kami ni Clara kung ang pwersa namin ay aming pagsasamahin. Kaya huwag mo kaming yabangan. Muling wika ng babae. Kung may balak man akong kalabanin sa inyo, malamang ikaw lang yon. Pabirong wika ni Karding. Nagtawa na ng tatlo at naglakad-lakad. Naagaw naman ang kanilang atensyon sa lalaking tumatawa sa kanilang likuran. Ha 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 ha! Mga babaylan, kayo ba ang mga sugo ni Karding, ang antingerong duwag? Wika ni Lando. Kinabahan ng tatlo at nagtaka kung papaanong nakilala sila nang mambabarang ng mga hanagob. Kaya agad silang dumepensa. Anong pinagsasabi mo, Barang? Tanong ni Karding. Akala niyo ba, hindi ko nababasa ang mga kilos ninyo kung ano ang tunay ninyong pagkatao? Marahil malakas ang inyong sabulag, pero ang aking normal na paningin ay hindi. Nagsimula silang pagbabatuhin ng bulok na mga prutas nang mambabarang na kaagad naman nilang inilagan. Sa oras kasi na matapakan nila ang bawat isa sa mga ito ay siguradong agad aakyat ang lason sa kanilang sistema na kaagad nilang ikamamatay. Napilitan tuloy mag-angat ng proteksyon ang mga babaylan para bumalik lang din sa barang ang kanyang binabato. Ngunit imbis na masindak ang mambabarang, lalo pa itong tumawa. Dahil mas lalo lang daw nilang pinakilala ang kanilang mga sarili. Nagsimula na rin silang palibutan ng iba pang mga hanagob na galit na galit ang titig sa kanilang tatlo. Binaba ni Karding ang kanyang takip sa mukha at inilabas mula sa damit ang kwintas na kinakapitan ng mutya ng trabungko. Umiilaw ng kulay dilaw ang mga mata ng tatlo na nagsisilbing babala sa mga hanagob na sila ay hindi basta-basta at sumisimbolo
sa tinataglay nilang kapangyarihan. Ito ba ang hinahanap ninyo? Kuhanin nyo kung kaya nyo. Mungkahi ni Cardeng. Ibinalibag ni Cardeng ang kwinta sa ere. Umaasa ang mga hanagob na makukuha nila iyon. Ngunit bigla iyong dinagit ng hindi maipaliwanag na nilalang. Ayon yung alagang engkanto ni Canor na may pakpak. Tinangay nito papalayo ang kwintas ni Cardeng. Naagaw nang lumilipad na nilalang ang atensyon ng lahat. Kaya naman, nagkaroon sila ng pagkakataong tumakas. Tumakbo sila ng tumakbo at nag-angat ng sabulag para sa sarili. Hinahabol at dinadaanan lamang sila ng mga aswang. Ngunit hindi naman sila nakikita ng mga ito. Nang makalayo, tumakbo na sila patungong bundok at hinubad ang kasuotan ng mga aswang. Matagumpay silang nakabalik. Lubos na nag-alala sa kanila ang mga naiwan nila. Pinapanood daw kasi nila sa balintataw ni Nono ang mga nagaganap. Ang akala daw nila ay hindi na sila makakaligtas pa. Lumapit din si Canor para iabot sa kanyang kapatid ang kwintas. Seryosong paghahanda ang ginawa nila, lalo pat batid ng mga bambabarang sa kaliwa kung nasaan sila. Tunay na digmaan na ang kanilang kakaharapin. Kanya-kanyang pakilala na ang mga kasangga ng bawat isa. Diwata ng talon at prinsipe ng mga engkanto ang kasangga ni Clara. Hari naman ng mga maligno at prinsesa ng mga engkantong tubig naman kay Maria. Kahit pa sabihing puting mambabarang si Isko, parte pa din ng kaliwa ang mga kasangga nito. Ngunit malalakas din na tapat at nanunumpa kay Isko na sasamahan siya hanggang sa kamatayan. Kaya kahit may alitan sa bawat panig, ang mahalaga ay iisa lamang ang hangarin nila, ang ipagtatanggol ang mutya ng trabungko. Ang kakayahan kasi nito ay walang katumbas. Halos lahat ng kakayahan ng mga mutya ay nandirito na. Napakadelikadong makuha ito ng mga hanagob dahil tiyak magkakagulo ang mundo at maghahasik ang kasamaan na talaga namang kinatatakot mangyari ni Cardeng. Sa oras kasi na mapakain at mapalakas ng mahikang itim ang mutya na ito, ay kaagad nitong sasambahin ang kanyang magiging bago na tagapangalaga, katulad na lang ng hari ng mga hanagob na noon pa man ay sabik na itong makuha sa kanya. Naiinis ako sa mga hanagob na yan. Napakababaho at ang babaho pa ng ugali. Anong pakialam nila sa mutya? Naturingan silang pinakamalakas na aswang tapos nangangarap pa. Wika ni Clara. Hindi naman sila papayag na magpatalo. Bakit nila yung gagawin eh? Sila nga ang pinakamalakas sa lahi nila. Kung sila nga ang pinakamalakas na aswang, tayo ang mas malakas kung matitibag natin sila. May punto ka, Cardeng. Sana'y hindi ganoon kabrutal ang digmaan. Natatakot akong makitang malagas ang aking mga alagad na aking mga kasangga. Lahat sila ay importante sa akin. Wika muli ng babae. Ano ko ba? Hindi naman maiiwasang may malagas. Lahat naman ng engkanto nabubuhay, di ba? Makalipas ang isang taon, pag namatay ito, magbabalik pa rin naman sila. Ang mahalaga manalo tayo. Kasi pag nangyari yon, magpapakasal tayo.
Wika ni Carding na may pabirong parang tunay ang huli nitong salita. Hoy, anong pinagsasabi mo dyan? Narito ako sa iyong tabi para damayan ka at tulungan ka sa pagpalaganap ng kabutihan at pangangalaga sa mga tao, maging sa kalikasan sa mundo. Hindi para magpakasal sa'yo. Huwag mo na yung banggitin at baka marinig ka pa ng pinsan kong si Maria. Sa tagal siguro nating magiging magkakampi, mahuhumaling ka rin sa akin. Tandaan mo ang sinasambit mo, Clara. Sa kasalan din ang tungo natin pagkatapos ng labanan na to. At maubos ko na ang bawat isa sa mga hanagob. Inikutan na lamang siya ng mata ni Clara at tumawa. Wala rin kasi sa wisyo si Clara umibig. Alam niya at alam ni Carding na kapag nagmamahalan silang dalawa ay kalahati lang ng kanilang kapangyarihan ang mawawala na ayaw mangyari ni Clara kay Carding. Nakita niya kasi dito ang pagpupursiging mapangalagaan ang lahat ng mabuting nilalang sa mundo na ito. Nang gabing ding iyon, nakarinig sila ng mga paglalakad at pagtakbo sa paligid. Maging paglipad sa himpapawid ay ramdam din nila. Sigurado silang hinahanap na sila ng mga hanagob. Nang walang ano-ano'y, may lumalabas na malaking lalaking nakabelong itim sa kanilang harapan at tinatawag ang pangalan ni Carding. Pamilyar ang boses na parang narinig niya na noong nasa bulwagan sila na boses ng hari ng mga hanagob. Carding, ipahiram mo na sa akin ng mutya. Maawa ka naman. Kailangan ko lang buhayin ang namayapa kong ama at ayos na. Ibabalik ko agad sa iyo. Uwi ka nito. Nakikiusap ang hari ng mga hanagob sa tinatawag niyang duwag na antingero. Mukhang nagbago ata ang simoy ng hangin ah. Uwi ka ni Carding. Kulan ang itawag mo sa akin, Carding. At oo, nakikiusap ako sa iyo. Kulan? Nasa bokabularyo ng utak ko, ang tandaan ng Diablo ay mapanlin lang at ang anghel ay nakakatakot para takutin kayong mga Diablo. Kaya kung gusto mong makipag-utuan, kausapin mo ang sarili mo. Kung gusto mo, ikaw mismo ang pumunta sa libingan niya at ikaw na ang magsimula ng orasyon. Carding, maawa ka. Magsasayang lang ako ng lakad at laway sa pag-uurasyon para pumunta sa libingan ng isang yumaong hari ng mga hanagob na pinatay ng kapwa ko ang tingero dahil sa pagiging magnanakaw ng mutya at bubuhayin ko pa. Hindi ako hibang. Ang antingerong iyon ang nauna. Ginulo niya ang kuta namin at detalyado ang lahat sa aking isipan. Dahil kahit ako'y bata pa, nasaksihan ko ang lahat dahil nandun ako. Anong gagawin ko ha? Papalakpak. Umalis ka na. Hindi alam ng lahat na bakit biglang nagkaganon ang hari ng mga hanagob na tila nagpapaawa. Pero basang-basa nila ang galaw nito na unti-unting kinukuha ang loob niya para maisuko nila ang mutya ng walang kahirap-hirap. Nakayukong lumalakad papalayo ang hanagob. Akala nila aalis na ito. Ngunit nagulat sila nang bigla itong humarap na nakapagpalit ng anyo. Nakapagpalit na pala ng anyo. Nawarak ang kasuotan nito dahil sa paglabas ng kanyang pakpak at pagbabago ng itsura nitong maging mukha ang aso na pinaghalong baboy. Lumilipad ito sa ere
Nagsulputan na rin ang iba pang mga hanagob. Napapalusob na sa kanila. Umiilaw na ang mga mata ni Clara at Maria. Binaging nila sa paa ang lahat ng aswang na maaabot sa ere. Nagsigalawan din ang mga puno sa paligid na tila ba may sariling buhay na pinaghahambalos ng kanilang sariling mga sanga ang mga aswang na nasa lupa. Lumusob na rin ang mga aswang kila Karding at nagkaroon ng madugong labanan sa pagitan ng mga manggagamot, babaylan, antingero at ang mga maharlikang aswang. Pinagpasalamat na lamang ni Karding na hindi kasama ng mga hanagob ang mangbabarang nito dahil si Isko ay umalis para tunguhin ang patay na gubat kung saan naroon ang kuweba ng mga engkantong itim na hihingan niya ng tulong. Hindi tumagal ang labanan, bagyang nalalagas na kasi ang pwersa ng mga aswang dahil sa bilis kumilos ng mga baging. Hindi patas para sa mga aswang dahil nasa bundok sila at malakas ang pwersa ng kalikasan na kayang manipulahin ng dalawang malalakas na babaylan. Panay naman bato ng dasal ang mga manggagamot at panay pa rin sa pakikipaglaban si Karding gamit ang mga espadang espiritual kasama ng kanyang mga kasangga na nakikipaglaban din sa mga aswang. Argabyado na, kaya nagsiliparan na papalayo. Karding, yung kwintas mo nasaan? Ano? Di ba nilagay ko dyan? Nawawala ang kwintas mo, Karding. Ano? Idi ang ibig niyong sabihin. Kaya tayo hindi nahirapan sa mga hanagob dahil nililin lang nila tayo upang mas mapadali ang pagkuha nila sa mutya. Parang ganun na nga. Diyos ko, paano na to? Lintik na. Hindi mo ba napansin, Kanor? Hindi natin sila hayaang magamit yon o kahit mamanipula ang mutya. Alam natin lahat kung anong pwedeng mangyari kung sakali. Agad silang naganda at nagpatawag ng bata-batalyong mga kasangga para sumugod sa kuta ng mga hanagob.